Next is Unsociable or Antisocial by Jessa. Snobber Roulette by Mon Mamon. And then Vain. What's up guys and welcome back to my channel. So, ano nga bang gagawin natin ngayon? So, recently, ayan, nagkaroon ako ng pastory sa aking IG and sa Messenger. So, kung ano nga ba yung assumption or first impression nila sa akin. And meron tayong mga mababait na kaibigan or sumusuporta na nagbigay ng mga comments nila. And yun yung mga babasahin natin ngayon. So, handa na ba kayo guys? Kasi ako, hindi. Kasi yung mga nabasa ko or yung mga nakita ko. Ayan. So, eto, babasahin ko na lang sa inyo. In 3, 2, 1. Okay guys, unang-una is career-oriented. So, totoo naman talaga yun guys eh. Medyo career-oriented ako. Since bata kasi ako, yun na yung minamindset sa akin ng magulang ko and yung tita ko. Ang plano talaga is maging doktor. Kaya yung Kaya yung kinuha kong course is pharmacy as pre-med para maging doktor. Pero after ng pharmacy, na-realize ko na parang hindi pala yata sa akin yung pagiging doktor. So, nakontento na ako as a pharmacist. And then, marami naman akong gustong ma-achieve pa sa buhay. Hindi lang pagiging pharmacist. Gusto ko rin, may mga goals din ako. Like, gusto ko pa rin maging flight attendant. So, ayun. Ang dami kong gusto. So, medyo career-oriented. Mas focus ko siya kaysa sa love life. Gamer boy. Totoo, gamer ako guys. Mahilig ako maglaro ng Resident Evil, League of Legends, Dota, ano pa ba? Mobile Legends, or kahit anong games. So, ayan. Laman din ako ng computer shop nung bata. Isa ako sa mga pasaway. Katulad nyo rin ako, nagka-cutting din ng classes para makapag-games or computer games. So, ayan. Kala ko talaga masungit ka. Haha. By Tita Jara. Ayan. Down to earth person and good sense of humor. Hahaha. By Aline Villanueva. Good sense of humor siguro actually hindi naman. Mahilig lang talaga akong mangasar lalo na sa GC ko na Cybernetics. Pag nakakausap ko sila kasi ayoko naman na parang masyadong formal. So usually nakikipagbiruan talaga ako sa mga sumusuporta sa akin. And thank you sa mga sumusuporta po sa akin. Maraming salamat po. Jowa by Neo Manzano. Grabe. I felt so attacked. Eh di ko yun ang masaya. Ayun ang may jowa. Lagi naman. Next is famous by Kixi Bixi. Pero hindi po totoo, hindi po talaga ako famous. Silent type of guy by Queen Moy. Silent type of guy, minsan talaga. Ayan, may time na feel ko hindi talaga din ako makausap. Hindi ko rin maintindihan sarili ko. Minsan mas prefer kong mag-isa. Since only child ako, nasanay ako ng ganun. So sana huwag niyo ma-misinterpret. Wala naman po talaga ang problema. Minsan talaga I need some alone time. Wow. Alone time. At eto, mapang-asar hahaha pero mabait din because you always bought me a bag when I was a little kid. Shout out to Carlin Montoya and Kaden. So actually guys, kung totoong nakasama niyo na ako or nakilala, super mapang-asar ko po talaga. Ganun po kasi minsan yung way ko para ayan, maki-connect or maki-jam sa ibang tao. So ganyan. Kala ko ay eto. Suplado with exclamation. Parang galit. Pero mabait pala by Princess Balvin. Grabe sa suplado. Okay, si Princess nakasama ko sa workshop and before hindi ko talaga siya nakakausap kahit nakakasama ko na. Pero nakilala niya ako, pareho pala kami ng vibe. Ayun, lagi naman kami yung super madaldal. Minsan napapagalitan kami sa sobrang kadaldalan. Next is Mysterious by Jane Magtoto. So, tinanong ko bakit mysterious, kasi ako rin parang na-curious. So, sabi niya kasi, way back 10 years ago, may time na na-meet namin sila sa park, and then ako daw yung parang may sariling mundo. Parang, yung friends ko na lalaki, and then yung group of girls nila, parang nagkaka-jam. Nag-meet sila kasi for the first time, and then parang, ayun, may sariling mundo ako, parang medyo naka-isolate. So, parang mysterious daw, ganun. Pero eventually, naging friends naman ka, naging parang super close, 10 years of friendship. Humble, loyal, and sweet person by Angel Orzco. So, totoo po yan. Sa loyal, yun yung pinaka-totoo. Kasi kapag mayroon talaga akong jowa, never akong tumitingin sa iba. Nagiging possessive kasi ako eh. Pero kapag na-feel ko na
hindi na ako importante doon sa tao na yon, or parang binabaliwala na niya ako. Minsan nawawalan talaga ako ng gana. Is Tahimik by Alaya Jane. Pero madaldal ako talaga. Tahimik pero ikaw yung unang gumumpisang mangulit by Yan Lee. So ayun, kapag nga nakilala na kita, super makulit talaga ako, guys. Next is Masungit na Matalino by Patricia Bianca. So meron siyang bash tapos merong pambawi. So, next is Tahimik na Parang Lunar pero mabait and sweet. Sweet daw ako, yun daw yung impression niya sa akin. Pogi and Mahilig Mag Turtleneck by Lia Jen Apa. So actually loner. So siguro totoo kasi nga ina-isolate ko yung sarili ko minsan. Sweet minsan din. And mahilig mag turtleneck. Opo, super mahilig ako mag turtleneck. Siguro na dahil sa Baguio, since sumira ako ng ilang months doon. So nadala ko yung ganung way of pananamit hanggang dito sa Pampanga. And then ito, Wala Akong Masabi Masyadong Perfect by Ivan. Hindi po ako perfect, ang dami ko ring pagkukulang. Ang dami ko ring insecurities sa sarili ko, guys. Akala ko dati is nabero ka, hindi pala. May sarawat. Thanks sa VG ng birthday ko. Ayun po, hindi po talaga ako snubber. Akala din ng mga iba sa TikTok or sa IG ko, yung mga nagme-message, is snubber ko. Hindi nyo lang po alam, minsan talaga wala akong nagiging time and hindi ko lang talaga nare-replyan. Minsan naman busy. Minsan kasi may time naman na kahit free day ko, tapos manonood ako ng anime ng buong araw, so may time na hindi ako nakakapag-check ng mga DM or message sa akin. Kaya, ayun, akala nila snubber na. Then, Gentle by Glayan. So, thank you. Gentle daw. So, hindi ko alam kung bakit yun yung naisip niya. Pero, thank you. Next is Snubber. Ang dami kong na-receive na ganito, guys. Snubber. Yun yung usually nagiging first impression daw nila sa akin. Tapos, Charismatic. Charismatic daw nung first impression daw niya sa akin. Para daw, star in the making. Ewan ko. Hindi naman ako naniniwala. Tapos ito, Tahimik na Parang Mahirap Lapitan kasi parang masungit. Shout out daw kay Queenie Magallanes. Ayun, laging kasi ako, guys, pag nasa crowd tapos wala akong kakilala, usually nananahimik lang ako eh. Nandun ako sa sulok tapos matutulog, may sariling mundo ganun. So yun yung laging nagiging first impression nila sa akin. Tahimik tapos mahirap lapitan or mahirap kausapin. Clingy by Ken. Actually, totoo. Before, super clingy ko talaga, pero nung nagkaroon lang sila ng release na issue sa akin na dapat daw hindi daw ako maging clingy kasi baka kung ano daw yung isipin sa akin ng ibang tao, ganun. So, ayun, medyo binawasan ko, pero yung totoo talaga, super clingy ko. And then, ito, Totoy. Totoy, mukhang bata daw. So, bata pa po ako. Joke. Ito. Si kay sabi ni EJ is kala ko mayabang ka tas ikaw pa nakausap ko ng matino sa shoot. So ayan, mukha daw ako mayabang. So tap ko kung bakit. Pero si EJ, siya yung nakasama ko siya sa shoot na Lazada kay Mimi. Backup dancer yata kami dito ni Mimi yun. So siya lang din yung nakausap ko ng matino since pareho kami ng vibe. So artist din to, actually singer po. Snub ulit by I Am Zeewee. Diba? Ang dami ng snub. Sweet. So, sweet daw ako. Siguro, may... Partly, totoo. Bakla, huhu, by Nicole T. Buset ka, pre. Pero, ito, si Nicole, nakakasama ko to sa GMA. Talent din to. And, ayan. Yun daw kasi yung naging first impression niya sa akin. Kasi akala niya daw... Ayun, ganun nga. So, siguro, minsan kasi hindi ko nami-meet yung standards ng ibang tao na yung gusto nila is... moreno, pangalawa is super macho. Eh ako, hindi ako ganun kabalki, parang payat, tapos hindi ako moreno. So minsan kapag hindi natin nami-meet yung standards nila or yung expectation nila sa lalaki, nagkakaroon sila ng ganun na impression, pero hindi naman po totoo. And then next is Snubber Ulit by Mon Mamon. And then Vain. Siguro actually kung sa pagiging vain, medyo totoo. Mahilig akong mag-take pictures or mag-take ng videos. Siguro kasi para sa akin, more on, mahilig ako sa mga memories. Mag-capture ng memories. So, in the future, ayun, meron akong mga papakita sa anak ko. Ganun. Wow. Futuristic. So, Friendly, next is by Eliza Poy. Totoo po, medyo friendly talaga ako pag nakilala niya na ako.
And then ito, nung una kita nakita kuya, dancer ka kasi sumasayaw ka sa school sa All for Christmas yon. So nakakahiya po nung sumayaw ako dyan sa Christmas party ng All for, and then halos lahat ng department nanonood. Ito po siya, panoorin nyo yung... Actually, hindi ko napapakita yung buong video kasi baka makopyright ako sa music. Kung gano'n na lang karami nanonood, kaya super hiyang-hiya ako after nun. So, ayan. Okay, next is Boy Next Door by Gallego Lawrence. Hindi naman po, parang hindi naman. And then ito, Tahimik by Ian Kenneth. Totoo po, meron kasing time na super tahimik naman ako. Na parang gusto kong mapag-isa. May time naman na super dal-dal ko, hindi ko mapigilan. And then ito, Bad Boy by I Am Mikey. Bad Boy. Minsan, bad boy talaga ako. Minsan lang. Kasi nasa apelido ko yun, a bad. So, joke. Ito, lumaklak ng gluta sa sobrang puti. Haha, char, Hannah Santiago. May problema ka ba sa balat ko? Actually kasi guys, nung una niya akong nakita is galing talaga akong Baguio. So, ilang months ako nasa Baguio? 5 months, ganun. So, syempre, malamig, puputi ka talaga. So, akala niya, siguro, lumaklak talaga ako ng gluta. Pero hindi, mabait to. And, nag-artista, may pelikula nga din yun eh. Next is, ano to? Assumption ko sa'yo, Snav, sa una. And then, Impression, Mabait, by Kings Aliadana. Ayun. Yan, laging snub. Ewan ko bakit laging snubber. Next is Unsociable or Antisocial by Jessa. So, tinanong ko siya bakit antisocial or yun yung naging first impression or assumption niya sa akin. Sabi niya kasi nung nasa Manor daw ako ng review, eh ang lagi ko lang kasama dun daw is yung kaibigan ko si Jonas. So, usually kasi nahiwalay kami tapos dalawa lang kami nag-review sa Baguio. Nahiwalay kami sa friends namin. And since hindi namin kilala yung mga tao sa Manor kasi magkaka-batch or magkaka-class sila, so kami lang yung magkasama, tapos walang kumakausap sa amin, hindi ko alam kung bakit. So yun, nahihiya naman ako mag-approach since hindi ko sila ka-close. And feeling ko, meron din sa kanila na nahihiya din sa amin. Kaya ayun, nagmukha kaming anti-social dun. Pero ayan, may pambawi naman siya sa dulo. Anong pambawi niya? Head turner naman daw. Hindi ako naniniwala. Feeling ko minamais mo lang ako eh. Para makabawi ka dun sa kinoment mo. Guys, ayun, that's it guys. So thank you sa mga nagbigay ng... Ayan, comments nga tungkol sa ano nga ba ang first impressions or assumptions nila sa akin. And ayan, thank you din sa mga sumusuporta sa akin. So actually yung purpose ng vlog na to guys is para mas makilala nila talaga kung ano talaga yung ugali ko. So sasabihin ko naman po talaga sa inyo, hindi naman po talaga ako snubber. So sana mas makilala niyo po ako and mas makilala ko din kayo. So guys, kung nagustuhan niyo po itong video na to, please subscribe to my channel for more videos. And maraming salamat po. See you sa next vlog. Wait, subscribe ka po ah. Bye-bye.